What's up mga kasapsap? Hi guys! Welcome back na naman sa aming channel. Yan. So, for today's video guys is requested to ni Kuis Ryan TV. Ayan, ito yung kanyang comment sa akin. Sabi niya, Team Yambi, mga kaliwa, congrats bro. More power sa inyo ni Rochelle. Hehe. Aywa, power! Sabi niya, curious lang ako, pwede mo din ito i-vlog o hindi, hehe. Ano ginagawa niyo tol sa mga expired o may expired na product? Nalulugi ba kayo doon, hehe? Napaisip lang talaga ako. Ayan. Yan yung sinabi niya. So, natagalan ako dito ang gawin tong vlog na to. Dahil ang dami naming naiunang vlog. Ayan. So, matagal na tong video na to na pinag-iisipan namin gawin. Tapos, dahil dun sa comment na yon kaya lang di namin ma-vlog. Tapos naalala, hanggang sa nakalimutan ko, naalala ko lang ulit. Ayan. Sorry, Kuis Ryan. Ah. Shout out kay Kuis Ryan at kay paring Bubay Light. Shout out, Sir Ryan! So, ang topic natin is, paano maiwasan ang pagkasira o pagka-expired ng inyong mga paninda. Ayan. Paano nga ba, diba? Ayan. Meron kaming hinanda na 5 tips kung paano siya at kung masisiraan man kayo, ay may paliwanag din kami para dyan. Wait nyo lang. Ang may papayo ko sa inyo ay tapusin nyo itong vlog na to para wala tayong masyadong pag-aagam-agam kasi sasabihin naman namin lahat sa inyo kung ano yung ating ayan, mapag-uusapan. Lahat ng magiging sagot ay ilalatag namin sa inyo. Ayan, kaya ugaliing tapusin po natin yung video para maintindihan po natin ng maigi. So, ayan. Yung tip number one namin is ugaliing mag-inventory. Ayan. Ano nga ba yung pag-inventory? Ang pag-i-inventory, sa pagkakaalam namin, ay yung nag-check kayo lagi ng paninda nyo. It's either kung wala ng paninda, kailangan nyo na bang mag-stack ng paninda, kailangan nyo na bang maglista ng paninda na kung ano yung dapat nyo bilhin o kung ano yung mga walang paninda sa tindahan nyo. Tulad nung pag-i-inventory na yun, ayan, ipapasok natin dyan yung pag-check nyo ng expiration date. Maigi na ugaliin nyo ang pag-check ng mga expiring date ng inyong mga produkto para malalaman nyo kung gaano ba katagal yung magiging, ayun, kung gaano katagal yung magiging lifespan niya sa tindahan nyo. Kung gaano yun katagal, dapat nasa tindahan nyo. Kung tatagal ba siya ng 2 taon, kung tatagal lang ba siya ng 2 buwan, kung tatagal lang ba siya ng 4 na buwan, ayan. Uh-oh. So, kung mamimili man kayo siguro ng mga paninda nyo is ugaliin yung itingnan ng expiration date. Tulad na lang sa ano, sa pinakamatagal yata na ma-expired is yung Dilata. Oh, 2 years yung Dilata. 2 years ang expiration ng Dilata. So, pagka kayo ay merong mga sardinas, ayan, matagal siya ma-expired. Tapos, isa pa sa mga maipapayo ko sa inyo, pagka bumibili kayo sa mga supermarket, ayan, lalo na at gagawin yung paninda. Ugaliin yung i-check yung mga ano niya yung mga expiration date niya para malaman niyo kung pag binili niyo ba yon eh pwede pang magtagal sa tindahan niyo yon kasi baka mamaya nabili niyo siya nang malapit na yung expiration. Anong gagawin niyo pag kaganoon, 'di ba? Mas maigi yung chine-check niyo yung teka lang merong price scale. I-check nyo yung mga binibili nyong paninda kahit nasa supermarket kayo. Ano ba naman yung isang tingin lang naman makikita nyo naman yun, diba? Kung ma-expired na ba siya o hindi. Kung malapit na siyang ma-expired at ititinda nyo, wag na nyong bilin. O kaya magpakuha kayo sa, ano, sa staff nila na mas bagong stock ng produkto ayon para hindi kayo makaiwas tayo na masiraan tayo ng mga paninda. Yan yung minsan sinasabi rin sa akin ni Papa pag namamalingki ako sa market. Check mo yung ganito. Check mo yung mga expiration date. Kasi minsan talaga sa mga pamilihan is merong mga malapit na ma-expired.
ano, yung style pa nga nila pinopromo, di ba? Hindi mo matitingnan yung mga gano'ng expiration date, pero pag nabili mo na, saka mo lang malalaman pala yung, ay, expired na pala itong nabili ko. Yan. Oo. Kaya dapat ugaliin yung, i-check yung mga expiration date. Number 2 tayo. So, number 2. Ilagay sa tamang lugar o pwesto ang inyong mga paninda. Anong meaning nun? Ayan. Gaya ng mga produkto na dapat pinapalamig, ayan, sa mga prosen, dapat, saan ba siya dapat nakalagay? Sa may tapat ba siya ng ano, katirikan ng araw nakalagay? Siyempre, dapat ilagay niyo siya sa kung saan dapat siya nakalagay. Kung prosen siya, siyempre, dapat ilagay mo siya sa freezer o kaya sa ref. Kung ano naman siya, kung yung mga produkto naman na kukunat o kaya matutunaw pag naarawan, eh ilayo nyo rin sa maaarawan. Yung mga ganong klase ng paninda, dapat yung parang may ano, yung kailangan ng room temperature ba, yung parang sa gamot lang, diba? Hindi naman kailangan na aarawan yung mga ganon. Ayan. Saka yung sa mga stock nyo is nasa tamang lagayan talaga para iwas ano, iwas peste, iwas daga, iwas ano, yung paglalagyan nyo talaga is safe para hindi masira yung paninda natin. Ayan. Gaya na lang ng mga ano bang kalimitan dinadaga sa mga paninda. Noodles. Yan yung mga noodles. Tinapay. So, dapat bang nakalagay lang siya dun sa may isang pwesto na alam nyo dinadaga open na siya, pero hindi nyo pa rin siya inaalis doon. So, pag alam nyo na dinadaga na siya doon, ialis nyo na doon. O kaya ano, pupwede silang mag-ano ng ano, ng stante. Ayan, yung kagaya ng stante namin. Alam nyo yung ano, yung lalagyanan, na, yung salamin, yung parang lalagyanan sa bakery, yung sa tinapay. Kung meron kayong ganun, mas maganda na doon na lang kayo mag-stack ng mga pagkain kasi yung mga ganyan na ano, yung mga ganyan na pinipeste yung paninda natin para maiwasan yung pagkasira, mas maganda yung ilalagay nyo siya sa safe na lagayan. Tapos yung lagayan na yon, ugaliin yung isarado. Pagka binuksan nyo siya, isarado nyo ulit. Siyempre, pag di nyo napansin yun, mamaya umakyat dun yung daga. O ano na nangyari? Nagmukbang na yung daga. Wala na ng lagayan nyo, pero dinaga pa rin dahil sa kapabayaan niya na, diba? Yun lang yun. Hindi naman sa kapabayaan, siguro nakalimutan. Minsan ganun kami dito, nakakalimutan din namin magsara, pero hindi naman siya dinadaga ngayon. Dahil nandito si Unga saka si Kibul. Kibul. Kung hindi nyo alam, kung hindi nyo kilala kung sino si Ungas at saka si Kibul, yun po ay mga pusa. Ayan. Pusa ni Mama. Nagra-random checking yan sa mga daga. Kung hindi naman madala ng ano nyo, ng pusa nyo, eh maglaso na rin kayo kagaya ng ginagawa namin. Hindi kayo maglalaso na, yun daga ang lalaso ninyo. Mamaya sila yung kumain nun. So, tip number 3 para maiwasan ang pagkasira o pagka-expired ng paninda ay huwag kang mag-stack ng sobrang dami ng paninda. Kung alam mong mabilis ma-expired. At saka kung alam mong hindi agad mauubos sa'yo or matutulog lang yung puhunan mo dahil sa produkto na yun. Yan. Gaya ano? Ng mga sinabi ni Mama dun sa previous vlog niya na may vlog siya na tungkol na ganun, ililink ko sa description namin dyan sa baba. Check nyo lang dyan sa info box. Yung gaya na lang ng sardinas, so 2 years yan bago ma-expired. So, siguro pwede kang mag-stack niya ng mga isang kahon kung mabili man sa'yo yan. Or it depends talaga sa pagbibilhan mo. Yung noodles, sa pagkakaalam ko, 1 year yata siya. Pero sa panahon ngayon, maiging mag-stack kayo ng noodles. Alam niyo kung bakit? Kasi magiging mabili yun. Mabili ngayon yung noodles sa Pancit Canton. Alam niyo naman namin, kung bakit. Paano namin nasabing mabili? Kasi ngayon, miski kami ay wala kami mabilhan. Oo. Yan, marami naghahanap. Konti-konti lang yung nakukuna namin ng stock. Siyempre, nagkakaubusan na naman. Alam niyo naman. Ayan. Ano, sobrang siguro yung kaya nawala ng stock dahil din sa manpower.
Mm. Nawala ng mga... Diba, nagsimula yung ganyan. Trabahada. Di makapasok. Trabahador. Trabahante. Trabahanante. Pahinante. mga trabahador siguro ng mga ganong ano. Oh, yan. Nagkulang sila sa supply siguro. Manpower yan. Sa kulang sila sa deliver. Staff, kulang sila sa staff, kulang sila sa workers. Ayan. So, ayun na nga. So, ang tips namin, number 4 ay... Tip number 4 ay ahente. O, back order. Yan. O, mas madalas na naririnig nyo sa amin na PO. Diba, the odor? Yan yung back order. Yan yung kagandahan sa ahente natin na makukuha dahil meron silang mga back order o BO na tinatawag, yung gaya ng mga masira mo man yung mga paninda mo, pwede sinasadya, ibalik. Pwede siyang ibalik mo, i-refund. Pwede din naman na para makaiwas kayo sa expiration is, diba, nag-inventory kayo, nakita nyo na, si ganito pala na produkto ko, kumare ito, kumare product to ah, kumare pagkain. Ito pala, ano na pala to ah, isang buwan na lang, may expired na. O anong gagawin mo, isang buwan na lang, may expired na siya. Itawag mo na agad sa ahente mo na papapalitan mo yun. Kasi si ahente, hindi yan tumatanggap ng na-expired na totally sa'yo. Inabutan na talaga sa'yo yan. Mm-hmm. Hindi naman kasi nasasagad sa amin yung masiraan talaga kami ng paninda. Napakadalang mangyari. Ang nangyayari talaga nun, yung kumwari, ano na siya, yung mga 2 months, ganyan, bago siya ma-expired. Tapos, si customer kailangan ng ganung item kasi ingredient sa lulutuin niya, ganyan. Binibili niya pa rin kasi hindi pa naman expired. Ayan. Pwede pa naman. Pero pag sumagad na kayo dun sa isang buwan na isang buwan na lang, ma-expired na, kailangan, iyan nyo na siya, itawag nyo na talaga sa ahente para palitan niya. Kasi kadalasan ng mga customer, pag anong malapit na ma-expired, hindi na niya binibili. Pag isang buwan na lang yan, bago ma-expired, di na nila yan bibilin. Diba? Kaya dapat mayroon kayong ahente para ma-back order nyo yung mga produkto na dapat ibalik. Na-order nyo sa kanila na maaabutan sa inyo. Ang dapat dun is, nati-check nyo siya gaya nung sinabi namin na one. Number 1. Pabaliin nyong i-check. Para kung may mapansin man kayong ganon, may tatawag nyo agad sa kanila na, hello sir, ganito po, ganyan, may expired po akong product. So, alam ni ahente na may isosoli kang product. O, ang ginagawa ng kalimitang ganyan ng ahente pag naitawag mo ng ganon, susunod na order mo, dala na nila yung pamalit dun sa isosoli mo. O kaya naman, yung ibang ahente naman na nakakausap namin about sa back order, ang ginagawa nila, pag tumawag kami na, malapit na tong ma-expired yung gata sa amin, kunin nyo dito pag bumalik kayo ulit, nagruta kayo ulit dun sa location namin. Ang gagawin ni ahente, pagpunta niya ulit sa location mo, kung yung total ng mga produkto na masisira sa'yo, na ibabalik nyo sa kanila, ibabawas na lang nila yon sa susunod na transaction nyo. Ganon. Meron namang mga ahente na kanya-kanyang style yan. Yung halimbawa na lang nagbalik kami ng order. Yung ahente mismo is kukunin niya yung yung record mo na magsusoli ka ng product mo, kukunin nila yon, tapos may maiiwan sa yung PIN. Pagdadating na yung order mo, bibigay mo yon dun sa delivery man. Yung parang copy ng receipt na natanggap nila yung mga ipapabalik mo na product. Yan yung kagandahan sa may... Hindi pink yung hindi pink yung resibo nila, di ba? Di ba? Ayaw. Kasi tatlong klase yung resibo may pink, may dilaw, saka puti. Yung puti is original yon. Malalaman nyo yan pag may ahente kayo. Pagka nagtatransak sila ng resibo, tatlong page yun. Kuwari isang customer, umorder siya. Tatlong page ng resibo na yun. Kanya lang yun. Kuwari, isa ibibigay sa kanya, isa kay ahente. Tapos si ahente pag na-deliver na sa'yo, doon naman sa...
ano nila, yung sa warehouse naman nila, kopya naman yung, ng warehouse. Ano namin ah, hindi kami eksperto sa pagdating sa mga ahente. So, paniniliwanag lang namin tungkol doon sa resibo nila. Ayan yung tip namin na number 4. Number 4. Dapat mayroon kayong ahente kung masiraan man kayo ng paninda at naibabalik nyo yung mga in-order nyo sa kanila. Ayan. So, number 5. Ano nga ba yung number 5? Ito ang pinaka-the-best sa amin. Na-expired. Yan. Anong gagawin mo sa na-expired na yung kinabutan na talaga? Hindi mo na-check. Ayan. Na-expired na sa'yo. Siyempre, isipin mo pa lang na maraming item yun na expired sa'yo. Tulad nung kung wari marami kang binili na product. Tapos natulog yung puhunan mo. Hindi naman pala mabili sa'yo. Tapos wala kang, na-expired. Kasi wala kang ahente. Hindi mo siya maibalik. So, anong gagawin nyo dun sa mga ganong klaseng isipin strategy? Mo pa lang, diba? Lugi ka na agad dun. Paano ang gagawin nyo, di ba, pagka tutukan ba yung due date na niya, yung best before na niya yung nakalagay dun? Ngayon ay July, ang expired niya ay July din. Yan, yung mga ganitong ano. Pero hindi pa siya aabot dun sa mismong petsa na nakalagay dun sa item. Kunwari, is expiration niya is July 31. Tapos, ano pa lang ano ngayon? 20 or 10. Ayan. Kunwari, mga July 1 pa lang ngayon. Parang mga ilang days na lang talaga, expired na siya. Ganon. Anong gagawin nyo? Sa amin, sa case namin, kung ganon na hindi siya sa ahente, meron kasing mga case na hindi naman lahat ng paninda natin nagagaling sa ahente, di ba? Minsan, binibili mo sa Pure Gold, sa supermarket. Anong mangyayari pag na-expired sa'yo? Tatanggapin ba yan yung supermarket? Siyempre, hindi, di ba? Kasi expired na mismo sa'yo. Hindi na pinapalitan yun. Ang ginagawa na lang namin, kung gano'n na expired na, tsaka wala naman na kasing customer na bibili ng gano'n na kung July yung expiration niya, ngayong taon din na to, pero hindi pa yung date niya, ay hindi pa siya totally expired sa date niya. Ang ginagawa namin, hindi na namin siya ibinibenta. Tapos, nilalagay na lang namin dun sa kusina. Pwede namin siyang kainin pa rin, kagaya nung ano. Pero kung medyo, ano kayo, maselan kayo, hindi naman porkit sinabi namin, kinakain namin, kakainin nyo rin, diba? Pero sa case kasi namin, wala pa naman nangyayari na sumakit yung tiyan namin, ganyan. Na na-food poison kami. Hindi naman, alam mo, sa pagkakaalam ko lang ha, correct me if I'm wrong, yan. Yan, napapa-English. Sa pagkakaalam ko, yung expiration date niya yata is may palugit pa siyang isang buwan. Yan yung sa pagkakaalam ko ha. Ewan ko lang sa inyo kung... Pero wag nyo pa rin paabutin. Pagka may gano'n na ano, na hindi pa naman nasasakto yung date niya, di iluto nyo na, kainin nyo na. Oo, kainin nyo kaysa masayang. Wari, ano yan, yung nangyari sa amin noon is yung 2 days. Ilang lata lang malaki, siguro mga 4-3. Yan ang nangyari sa amin. Ano siya, yung ma-expired na ganitong date, kumari. Eh, hindi pa naman yung date na yun nasasakot. Pero yung buwan, yun na yung due date ng buwan. Yung date, hindi pa niya due date. Kaya, ang ginawa namin, nag-unli salad kami. Kaysa sa itapo namin, kainin na lang namin. Hindi naman sumakit yung tiyan namin, nabusog pa kami. Hindi namin sinabi na porket kinain namin is ipopromote namin sa inyo, diba? Nakainin nyo na. So, kaso sa inyo pa rin. Sa inyo yung kung anong gagawin kasi nyo. Kasi nanghihinayang lang din kami. Hindi naman din namin po pwedeng ipamigay sa ibang tao. Mamaya sumakit yung tiyan nila, diba? Di baling sa amin na lang. Pero hindi naman talaga siya expired na sakto sa date. Kumbaga, may palugit pa rin siya kung bago namin siya kainin. Oo. Hindi naman yung kesyo, yung expired na ngayon, kinain pa namin. Siyempre, yung meron pa siyang palugit na, kumwari, July ngayon. O tapos, yung due date niya ay July 31. O tapos, July 10 pa lang ngayon. Or July 1 pa lang ngayon. Pwede pa namin siyang kainin. Kasi hindi pa umaabot dun sa mismong due date niya, di ba? Yan yung ginagawa namin sa... Ganun. Sa mga produkto na hindi mo naman masasabi expired, yung malapit pa lang. Yan. Sana, Sir Ryan, ay nasagot namin. Nalinawan ka namin sa aming
So sa pagkakaalam namin, hindi kami nalulugi sa ganong strategy na ano, masiraan man kami ng paninda o ma-expired kasi nakakagawa kami ng paraan. Ginagawan talaga namin ng paraan yung ano. Kasi sayang kung itatapon mo, 'di ba? Kasi yung sinabi namin sa number 4, meron kaming ahente back order kung ma-expired man siya o ano. Ayan. So sana nasagot ko nang maayos yung tanong mo, Sir Ryan. Alam din namin na maraming nagtatanong ng ganyan about sa ano, sa pagbi-business niya, lalo kung magsisimula so, ka. So credits na lang sa mga video na akala nila ay ginaya namin yung mga ganitong content. Topic. Ayan, makikita nyo naman yan kanina dun sa ano, screenshot na matagal na siyang comment, di ba? Oo. Natagal na lang talaga kami dahil may mga mas inuna kaming vlog. Ano. Sorry, Sir Ryan, kung hindi ka namin nauna. Ayan. Ayan. So, sana ay may natutunan ulit kayo sa aming vlog. Ayan. Kung gaya-gaya ka kasi. Ayan ka na. Ayan iso. Ayan. Kung may natutunan kayo sa vlog namin for today. Tumahimik ka dyan. Nang balusin kita. Kung may natutunan kayo dito sa vlog namin. Ayan. Mag-comment kayo dyan sa baba ng mga request nyo. Or gusto nyo yung topic na pag-usapan sa next vlog. Ayan. Sisiguraduhin na. What for today? Ayan. Sisiguraduhin namin na matatakal namin yan sa mga susunod na video para maiwasan yung maraming katanungan. So, huwag kayong mahiyang mag-comment sa amin kung ano yung gusto nyong ipakontent. I-vlog na lang natin para marami ring makaalam, diba? Kesa naman sagutin namin sa comment section, hindi na nga natin makalkal lahat ng comment nyo, hindi na namin maasikaso lahat sa dami ng comment. Ayan, pag may nabasa kami dyan, gagawa na lang natin ang video, ayan. Huwag kayong titigil sa pag-suggest ng kung anong tungkol sa sari-sari story na gusto nyong pag-usapan, ayan. Dahil pag nabasa namin yan, siguradong ibablog namin yan. Ayan, tapos na siya. So, tatapusin ko na rin yung vlog ko dito. And see you on my next one. Peace out! Bye-bye! Hello!